Hallelujah. Mapagpalang umaga po muli sa atin lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Nandito po muli kami sa bansa ng Kuwait at kami po muli ang napag-atasan ng Panginoon na kami ang manguna sa devotion. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami magpuri at dumawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord, there is no one like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah. Hallelujah, you have won it all for me. Let not what help you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, you have won the victory, Jesus. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Hallelujah! You're seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah! Hallelujah! You have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me.
Yes, God. Hallelujah. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won all for me. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, ay kay aming luluwalhatiin, aming pupurihin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mga pagpalang umaga po muli dito po sa Door of Faith, Kuwait, lugar po ng Manggap, District 9 po, sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon. Bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, ako po ay magpapatotoo muna po sa kabutihan po ng Diyos. Taong 2013 po, February 19, nung ako po ay dumating po sa lugar ng Kuwait, at gaya po ng mga na pangarap sa mundo, punong-puno po tayo ng pag-asa. Yun nga lang po, pag-asa po na kagaya po ng kagustuhan ng mga nangangarap po sa mundong ito. At hindi po nagtagal ay ginamit po ang ating kapatid na si Brother Ryan. Dahil nung panahon pong iyon, ako po ay wala namang interes sa mga ganito pong gawain. Katunayan nga po ay isa po ako sa na tumatawa at inuusig yung mga ganitong gawain, kasi para sa akin ay nakokornihan po ako at nababaduyan. Pero nung gamitin ng Diyos ang hindi po mananampalataya, isang Muslim po, ako po ay sineshiran tungkol sa kanyang pananampalataya at wala po akong ma-share. At doon no, nagpasimula na ano bang pananampalataya meron po ako. At yun nga po, dumating po sa tagpo na ang kapatid po natin na si Brother Ryan ay hindi pa rin naman po siya ganun din po na ginagamit, pero siya po yung ginamit na mag-invite sa akin na meron daw pong Bible study sa lugar po ng Manggap, at may kasama pong paglalaro rin ng basketball, at gusto ko rin po yung pagbabasketball, at pinaunlakan po natin yon, at hanggang sa magtuloy-tuloy na po, at ngayon po ay ginagamit na rin po tayo ng Diyos, at naitalaga po na ng kasama ang aking asawa po sa lugar po ng Salmiya, na kasama ho na manguna sama ang mga manggagawa po. At naniniwala po ako na ang lahat ng ito ay bunga po ng panalangin. At kaya po di rin ho nagtagal ay nagpasya na rin po ako na mag-resign po sa trabaho. Patuloy niyo po akong idalangin, Brother Anton po, kapatid niyo po sa Panginoon, na patuloy tayong gamitin po ng Diyos ng may kapangyarihan. So, nagpasya na rin po ako ngayon
na mag-resign po sa trabaho at lubusang italaga po ang ating pong buhay sa Panginoon. Kaya naniniwala po muli ako na mahalaga po ang panalangin na kahit na nung tigas ng puso ng isang tao ay pwede pong ipuin ng Diyos. Purihin po ang Diyos at sa lahat ng ito, ang Diyos po ang maitaas. Siya lamang po ang mapapurihan. Purihin po ang Panginoon. Yan, magandang gabi po sa bawat sa atin. Purihin ang Panginoon. Yun po yung patotoo po ay si Brother Anton ay resign at loobin po ng Diyos ay next year po ay mag-aaral po sa Bible School. Kaya, salamat po sa Panginoon at sige po tayo po na ay manalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po aming Ama ay nagpapasalamat, nagpupuri sa malaking pribilehiyo na kami po aming Diyos ay makapagsalo-salo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pamamagitan, Panginoon Lord, ng teknolohiya, Panginoon Lord. Bahagi ng mundo, magkakalayo man kami, ay patuloy, Panginoon Lord, na pinagsasaluhan namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nagpapalakasan kami. At ito po, Panginoon Lord, dahilan kung bakit nagbibigay, Panginoon Lord, na merong lakas, Panginoon Lord, hamon. Kaya salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa amin ngayon. Amen. Nararamdaman namin, nararanasan namin. Yes. At patuloy po dahilan kung bakit kami nagtatalaga. Kasi nararamdaman namin yung kilos at kapangyarihan nito sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po. Pagpalain mo kami sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya purihin ang Panginoon at isang mapagpalang gabi. Muli, nandito po tayo sa lugar po ng Kuwait, District 9, sa pangunguna po ng ating pong Pastor Luis Bailan. Kaya, salamat po at gandang gabi sa bawat sa atin. At tulad po yung ating pong inawit po kanina na yung una, you deserve the glory. Ang Panginoon ay karapat dapat sa pagpupuri. Ang Panginoon ay karapat dapat sa buhay po natin. Bakit siya karapat dapat? Anong dahilan bakit siya karapat dapat? Dahil siya yung bumago ng buhay po natin. Wala nang iba. Kung meron mang higit na nag-i-increase sa buhay po natin, ay walang iba kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Ulitin ko po, kung meron mang higit na sa buhay po natin na nag-i-increase, ay yung walang iba kundi yung dala ng mabuting balita sa buhay po natin. Wala na pong iba. Lahat ng bagay sa daigdig, lahat ng bagay na nangyari sa daigdig ay walang kabuluhan. Pero kung bilang isang tumanggap ng magandang balita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay ito na yung dapat kailangang nag-i-increase sa buhay natin. Nakakakitaan tayo ng pag-i-increase yung mabuting balita sa buhay po natin. Amen po ha? Yung magandang balita sa buhay po natin ay nagkaroon ng bunga. Amen po ha? Kaya po tayo ay tayo ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Saan man tayo panig ng daigdig. Amin ba? Lalong-lalo na sa puso po natin. Amin ba? Kaya kung bakit tayo ngayon nandito sa Kuwait, kung bakit tayo ngayon ay nasa ibang panig ng daigdig, at ang nagiging prioridad pa rin natin ay walang iba kundi yung magandang balita pa rin. Amin ba? Kasi yun ang dulot sa buhay po natin. Yun ang hindi yung second priority natin, kundi yung prioridad lang natin dahil yung magandang balita na tinanggap natin ay lumalaganap, nagkaroon ng bunga. Amin ba? Una, yung pagbabago niya sa buhay po natin, nung binago niya ang mabuting balita, yung buhay po natin ay nagkaroon nito ng bunga din siya. Amin ba? Kahit mansan tayo dadalhin ng Panginoon ngayon, ay dala-dala natin yung mabuting balita na tinanggap natin. Amen ba?
At yun ang binabalita natin. Yun ang higit natin ibinabalita sa maraming tao. Amen ba? Amen. Hindi natin ito kinakaya kasi siya ang bumago sa buhay po natin. Yung mabuting balita. Amen ba? Kaya po, ang malaking tanong ngayon, paano yan nagkaroon ng ganyang bunga? Amen ba? Ang tanong, paano yan nagkaroon ng ganyang bunga? Titignan po natin sa Colossus. Tignan po natin sa Colossus chapter 1 verse 5. Colossus chapter 1 verse 5. Yan po tayo kukunan ng pag-aaral po natin. At talon po tayo dun sa verse 8. Basahin po sa MMB version. Dahil sa pag-asang nakatanan makakamtan ninyo na hinanda para sa inyo sa langit, nalalaman ninyong ang tungkol sa pag-asang ito ng ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balitang dumating sa inyo. Amen ba? Amen. Ulitin ko po, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na hinanda para sa inyo sa langit, nalalaman niyo na ang tungkol sa pag-asang ito ng ipangaral sa inyo ang salitang ng katotohanan, ang magandang balitang dumating sa inyo. Kaya dito ang ugat kung paano nagkaroon ng ganitong bunga sa buhay natin o sa buhay ng mga taga-Colossus ay yung meron silang pag-asang makakamtan, amen ba? Amen. Na hinanda ng Diyos sa langit. Amen po ba? Ulitin ko po, kung bakit nagkaroon ng ganitong bunga sa buhay ng mga taga-Colossus, dahil merong pag-asang makakamtan na inanda ng Diyos para sa kanila doon sa langit. Amen ba? Hindi tulad ng umaasa. Amen ba? Iba yung umaasa kaysa yung merong nang nakahanda. Amen ba? Amen? Iba yung umaasa. Yung mabuting balita na sinasampalatayan natin, kung bakit nating lubos na tinalagaan yon, dahil merong nang nakahanda sa atin, naghihintay na dun sa langit. Amen ba? Amen. Kaya hindi ito dahil sa ginawa nila na umaasa sila o ang taong umaasa sila o sa totoong umaasa sila. Ulitin ko po, hindi kasi ito dahil sa ginawa nila na umaasa sila o nga totoong umaasa sila, pero kundi dahil sa katiyakan ng pag-asa na meron sila. Amen po ba? Amen? Minsan, hindi masama na tayo umasa, pero merong katiyakan yung ating pag-asa. Amen po ba? Amen. Ano tayo? Merong katiyakan yung ating pag-asa. Hindi masama na meron umasa tayo sa Diyos. Pero ang kailangan natin ay merong katiyakan yung pag-asang meron tayo. Amen ba? It's not about their hope, but the object of their hope. Sino ba ang object ng ating pag-asa? Na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, na balang araw babalik at makikita natin ng mukhaan. Kaya ang object ng ating pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siyang babalik sa bawat isa natin balang araw at makikita natin siya ng mukhaan. At ito yung pag-asa ng mga taga-Colossus. Meron nang naghihintay doon sa langit, nakahanda na. Amen ba? Kasi ang Panginoong Jesus, minawit natin kanina. Amen ba? Napagtagumpayan niya na. Amen ba? He won the victory. Amen ba? At ngayon, naghihintay na doon sa langit. Amen ba? Yun yung totoong pag-asa natin. Amen ba? That is the object of our hope. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? Yan ang pag-asa natin. Walang ibang pag-asa natin kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga po ang tanong kanina, paano yan nagkaroon ng ganyang bunga? Amen ba? Nagkaroon ng ganyang bunga yung mabuting balita ay dahil meron tayong pag-asa sa langit. Amen ba? That object of our hope,
ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen ba? Yan ang ating pag-asa. Kaya sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1. Sabi po ng NLT version, faith shows the reality of what we hope for. It is evidence the things we cannot see. Amen ba? Ang pananampalataya. Amen ba? Amen. Ang pananampalataya. Ano ito? Yung pananampalataya natin. Amen ba? Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen ba? Ay parang nakita na natin yung inanda sa atin ng Panginoon. Amen ba? Faith shows the reality of what we pour. Wala, hindi pa nangyayari, pero nakita na natin because of our faith sa Panginoon. Amen ba? Faith shows the reality. Ang katotohanan, isang araw talagang yung yarilidad, yung katotohanan na mangyayari, ay talagang mamamasdan po natin. Pero wala pa tayo doon, ay namamasdan na natin. Kasi meron tayong pag-asang nakatanan sa atin doon sa langit. Amen ba? Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Faith shows the reality of what we hope for. Amen ba? Kung yan ang pag-asa natin, ang tiwala natin nasa Kanya. Amen ba? Kung yan ang pag-asa po natin, ang tiwala natin nasa Kanya. Wala sa mundo. Amen ba? Wala sa kanino mang tao. To make our life better now. Amen ba? Amen. Kundi nasa Panginoon. Ano po tayo? Amen. Ulitin ko mga kapatid, kung ang pag-asa natin, amen ba, ay nasa Panginoon Jesus, ang tiwala natin ay nasa Panginoon Jesus, wala, at, amen ba? Amen. Kung ang pag-asa natin ay nasa Panginoon Jesus, at ang tiwala natin ay nasa Panginoon Jesus, it means, wala ang pag-asa natin dito sa mundo. Amen ba? Wala sa tao, kahit sino man, kundi ang Panginoong Jesus. Nakita po natin si Moses sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11 verse 24. Hebreo chapter 11 verse 24. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y merong ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapigatiang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuturing niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpalang hinaharap. Amen ba? Amen. Hindi pa naman niya nakikita si Jesus. Amen ba? Ang layo ng ira ng Panginoong Jesus. Amen ba? Kaysa kay Moses. Pero anong naging dahilan niya? Kung bakit niya handang iwanan yung kanyang kalalagayan dun sa lugar ng Ehipto? Dahil meron siyang gantimpalang nakita sa hinaharap. Ulitin ko po, the object of our hope, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Balang araw, babalik siya at makikita natin na siya ng mukhaan. Amen ba? Kung yan, yun din ang pag-asa natin, magiging ang ating pong paglilingkod mga kapatid ay magiging labing tayo sa ibang tao. Mas lalo mong may papakita yung pagmamahal mo sa ibang tao. Amen ba? Ulitin ko mga kapatid, kung yan ang pag-asa natin, magiging mapagmahal tayo sa mga hindi pa mananampalataya. Bakit? Kasi alam mo, yung mabuting balita, siya lang ang magbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Kaya handa ka na ngayon magsakripisyo ng oras, ng pera, ng lakas, para sa iba. Dahil alam natin kung nasa atin si Jesus. Amen ba? Ulitin ko mapatid, handa ka nang magsakripisyo ngayon ng oras, ng pera, ng lakas. Handa mong ibigay ang lahat dahil sa mabuting balita. Amen ba? Bakit tayo ngayon nagtatrabaho? Anong dahilan bakit tayo nagtatrabaho? Nandito sa ibang bansa. Kumikita tayo ng pera dahil sa mabuting balita. Amen ba? Narito tayo sa ibang bansa dahil sa mabuting balita. Handa kang magsakripisyo dahil sa mabuting balita. Bakit? Mga kapatid, kung ang totoong pag-asa natin
ay nasa Panginoong Jesus, wala ka nang hanapin pa. Wala nang kulang. Jesus is complete. Amen ba? Si Jesus ay kompleto na. Amen ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Pangalawa po, bakit po nasabi kong wala nang kulang? Kasi dun sa verse 8, yung dun tayo sa verse 8 ng chapter 1 verse 8, yung espiritu. Makikita natin ito sa verse 8. Dun sa verse 8. Bakit nasabi natin wala nang kulang? Dun sa verse 8, Colossians 1:8. Sa kanya naman, sa kanya namin nalaman na inyong pag-ibig ay naayon sa espiritu. Pangalawa, mga kapatid, ang tanong kanina, ang tanong po natin kanina ay paano yan nagkaroon ng ganyang bunga? Una, may pag-asa tayo sa langit. Amen ba? Pangalawa, dahil sa espiritu. Sa kanya, sabi dito sa verse 8, babasahin ko po, sa kanya namin nalaman ng iyong pag-ibig. Amen ba? Na ayon sa espiritu. Anumang bunga, amen ba? Anumang bunga, anumang paglago sa pananampalataya at pag-ibig nila ay gawa ng Diyos na sa kanila. Ulitin ko po, mga kapatid, anumang bunga, anumang paglago sa pananampalataya at pag-ibig nila ay gawa ng Diyos na sa kanila. Kaya mga kapatid, kung anumang bunga, anumang paglago na meron tayo ngayon, kung tayo man ay lumalago, amen ba? Lumalago tayo, anuman ngayon ang anumang meron tayong bunga ngayon, amen ba? Amen. Anuman meron tayong bunga, anumang meron tayong paglago, kagamit-gamit man tayo sa Panginoon ngayon, amen ba? Dahil sa Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Ulitin ko po, anumang bunga na meron tayo, anumang paglago na meron tayo, lumalago ko sa pananampalataya, lumalago ka sa pag-ibig, lumalago ka sa gawa ng Diyos, lumalago tayo sa gawa ng Panginoon dahil sa Espiritu ng Diyos. Amen ba? Dahil sa Espiritu ng Panginoon. Galatas chapter 2, verse 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainaunan, pagpipigil sa sarili. Ay anumang bunga na meron tayo ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning ngayon naalis na ang talukbong. Ano yung talukbong? Yung kasalanan. Ano yung bumabalo sa atin dati? Yung kasalanan. Ngayon, chapter 3 verse 18 ng 2 Corinthians. Sabi dito, ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mukha ang kalulatian ng Panginoon. At ang kalulatian, iyan ay nagmumula sa Panginoon, siyang Espiritu, na siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalulatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen ba? Amen. Nung wala tayo sa Panginoon, ang nagniningning sa buhay po natin ay walang iba kundi yung kasalanan. Amen ba? Amen. Pero ngayon, nung tayo ay sumampalataya dahil sa mabuting balita, amen ba? Ano na ngayon? Yung kalulatian ng Panginoon na lang siyang nagniningning sa mukha po natin. Amen ba? Amen. At ang kalulatian ngayon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Amen ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Amen. Dahil kay Kristo. Amen ba? Amen. Dahil sa Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Dahil sa Panginoong Jesus. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tinanggap natin ang kanyang Espiritu. Amen ba? Amen. Dahil kay Kristo, tinanggap natin ang kanyang Espiritu na siyang patuloy na bumabago sa buhay po natin. Kaya naman, amen ba? Kaya may magandang bunga. Amen ba? Kaya kung walang bunga, maaring walang Espiritu sa iyo. Amen ba? Yun lang yun. Amen ba? Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kapasidad na magbunga dahil sa Espiritu ng Panginoon. Bakit tayo nagbubunga? Dahil sa Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ayun bakit lumalaganap sa mundo, sa buhay po natin, sa buhay ng maraming tao. Amen po ba? Nakita natin, maraming bad news, naririnig natin, kahirapan, pamilya naghihiwalay. Amen po ba? Maraming patayan, kagalitan. Amen po ba? Amen. Kung ano-ano pa, nasaan ang solusyon? Nasaan ang pag-asa natin?
Presidente, amin ba? Amen. Bagong trabaho, makakuha ka ng bagong trabaho, nasaan ang pag-asa natin? Sa mga kaibigan po natin, nasaan ang pag-asa natin? Amin ba? Dandan natin ang pagbabago, ang magandang bunga ay dulot ng magandang balita. Kaya mga kapatid, hindi trabaho, hindi promotion ang magbibigay ng malaking pag-asa sa atin. Kung merong mang higit na magbabago sa buhay po natin, ay walang iba kundi yung magandang balita. Anong kailangan lang natin? We must be confident in the transforming power of the gospel. Ang problema sa atin mga kapatid, hindi tayo confident na tayo'y babaguhin ng mabuting balita. Iyan ang malaking problema sa Kristyanismo ngayon. Amen po ba? Amen. Ito ang malaking problema sa atin lahat. Amen ba? Wala tayong confident sa mabuting balita. Mga kapatid, yung mabuting balita, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na siyang dahilan sa pagbabago ng buhay po natin. Amen ba? Amen. Kaya umasa tayo sa Panginoong Jesus na siya'y patuloy tayong babaguhin. Amen ba? Kasi nandun yung Espiritu na sa buhay po natin. Amen ba? Kaya sabi po ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Kaya mga kapatid, sabi ni Pablo, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang iyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Amen ba? Ano ang saligan ng ating pananampalataya? Bagong trabaho? No. Anong saligan ng ating buhay? Ang saligan ng ating buhay ay magandang balita. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen ba? Hindi makapagliligtas ang ating mga trabaho. Ang makapagliligtas sa buhay po natin ay walang iba kundi ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen ba? Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinapangaral sa inyo maliban lamang kung walang kabuluhan ang iyong pagsampalataya. Kaya sabi ng verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Kaya mga kapatid, ang mabuting balitang ito, siyang babago sa buhay natin, siyang bumago sa buhay po natin, sa relasyon natin sa mundo. Amen ba? Amen. At magkakaroon ng bagong buhay pa. Amen ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nawa po yung mabuting balitang tinanggap natin ay panghawakan nating lubos. Kaya sa Diyos po ang papuri. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige tayo po ay manalangin. Amin Diyos na magapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. At patuloy po Panginoon Lord na pinagpapala po namin ang iyong mga salita. At salamat po Panginoon Lord. Ang dulot ng salita mo sa gabing ito sa buhay po namin ay malaking pagpapala. At salamat po Panginoon Lord. Tunay nga po Panginoon Lord, blessing lagi ang salita mo. At lubos namin pong tinatalagaan dahil ito ang pinakamabuti, ang salita mo. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. At salamat po sa gabing ito, binabati po namin yung tagapanguna po ng buong Door of Faith Organization, si Pastor Joseph, Pastor Paul, at sa District 9, at si Pastor Luis, at sa bawat kasama po nating mga pastor sa buong Door of Faith. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At God bless po sa bawat isa atin. Ito po yung ating pong mga kasama po dito ngayon sa devotion. Yan, si Pastor Anton. Yan po yung asawa ko, bahay. Sir Grace. Yan, sister, mag-asawa po na yun, uwi sa Pilipinas. Si Brother Gary. Yan, Sir Mylene. Yan. Hello po. Si Brother Mario. Si Pastor Bobby. Yan. Si Brother Ryan. Si Pastor Romeo. Pastor Romeo. Praise God. Si Brother Alvin. God bless po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po. Pinabata muli ang mga Pastor.